bigay po tayo ng clap or heart or any reactions po para sa ating speaker. Ayan, good morning, good afternoon, and good evening, Coach Sherwin Chua. Ayan, good evening po. Hello, good evening. Clear po ba? Ayan, clear po. Okay, ayan, okay. Pasensya na po kasi gabi, brownout po dito sa amin, walang ilaw. So, ayan. Kahit mag-on ako ng camera, wala rin kayo makikita. Okay, okay lang po, okay lang po. Ayan. Ayan, so I hope marami tayong matutunan ngayon, and usually Saturday night naman po yung talagang orientation natin. So, ito lang po kahit bumagyo, tuloy natin, and no matter how many attendees, ano po, ayan. So, bilisan lang po natin kasi gamit ko lang po ay pocket wifi and yung laptop naka-charge lang ng mga 60%. Okay, so dapat matapos natin to bago to malumat, ano po. Biglang nag-brown out po sa amin ng 7:30 po. Ayan. Okay, so para po dun sa mga subscribers na po natin, meron po tayong enhancement dito sa ating presentation. At least ma-review po tayo at medyo ma-enlighten tayo sa other benefits and yung parang pinaka rewards program nitong ating didiscuss ngayong gabi. Okay, sa mga first timers naman po, welcome po ngayong gabi, and open po kayo mag-question or sasagutin po namin lahat yan later po. Ayan. So share ko lang po yung screen para at least di na po tayo tagal, ano po. Ayan. Okay, so nakikita po yung screen ko. Yes po, yes po. Okay. Ayan lang. Okay, so ito po, i-start na po natin, no. So ngayon pong mga ganitong panahon, kailangan po nating magkaroon ng other source of income kasi po kapag nakarely lang po tayo sa ating sweldo o kung ano man yung pinagkakitaan natin ngayon, kailangan nating meron pang additional, ano po. Bakit po? Kasi hindi pwede sa ngayon sa panahong ito na isa lang ang pinagkakitaan natin. Napatunayan na po natin yan nung nagka-pandemic. Di po ba ang daming mga nawalan ng work? So, wala rin income. Ano po? Okay. So, before that, gusto kong i-discuss sa inyo or review kung ano ba yung mga sources of income or kung ano yung ginagawa ng mga tao noong unang panahon hanggang ngayon para mas maintindihan niyo po, ano? Yan. So, yung first po kasi generation na unang-una, yung agriculture age. Ito po yung mga sinauna, ano po, na ang pangkabuhayan po ay sa farming. Ano po? So, mapapansin niyo, marami pa rin pong farmers ngayon, and diyan po tayo nakakakuha ng mga ating mga kinakain at mga bigas, ano po. Pero nag-i-evolve po kasi ang mundo. So the second generation or the industrial age. Dito na po nauso yung mga namamasukan pero mga factory workers. Ano po? Ayan. So after the industrial age, dito na po pumunta yung information age. Kaya meron tayong tinatawag na mga courses before na information technology. Ano po? So ito na po yung mga knowledge workers. Ito na yung mga nag-o-opisina. Yung mga accountant, staff, clerk, accounting clerk. So ito na po yun, nauso. Diba? Kasi nung unang panahon, wala naman pong mga ganyan. No? Yan. So the fourth or the next ay tinatawag nating conceptual age. Na po. So yung conceptual age, ito naman po yung mga naka-invento, mga creators, naka-invento ng kotse, and a lot more. Yan. So now, ngayon, napansin niyo po, ano? Digital age. That's why lahat po ng mga tao ngayon, ito yung mga ginagamit, mobile application na lang. Manonood ka ng TV or social media, makikinig ka ng music, lahat na ay nasa cellphone because of mobile application, digital na, ano po. So lahat po tayo, yan ang ginagamit ngayon. Parang hindi na tayo kumbaga, matatapos yung araw natin ang hindi tumitingin sa social media. But now po, hindi naman po tumitigil ang ating evolution. Ano po? So, that's why, right now, papunta na o papasok na po tayo dito sa Pilipinas ng robotic age. Ito pong robotic age, actually, may movie nito eh. Diba? Yung artificial intelligence noong pang early 2000.
kung napapanood niyo yun, sa Amerika, sa iba't ibang bansa, eh talagang operation na tong robotic aids na to. Like sa Amerika, meron nag-deliver na robotic deliveries, robotic cook, robotic vehicles. Sa mga cellphone, no? Itong iPhone, may Siri, yung Samsung na high-end, Bixby. So ito po yung mga robotic. So ito po yung robotic natin tinatawag, ano? Robotic operation. Ayan, even si Amazon, meron siyang Alexa na pwede mong i-operate lahat ng mga appliances sa bahay natin using Alexa. And latest po, no, ito nakalagay po dito, bagong balita, yung Tesla owned by Elon Musk, planong gumawa ng robot, pero mga hardinero, caregiver, kasambahay, etc. So, ibig sabihin, unti-unti nang nawawala or napapalitan yung mga gawain ng tao. So actually right now pa lang ano na eh, medyo napapalitan na yung trabaho ng mga tao. Just like dati, 'di ba? Kapag ang course mo banking and finance, siguradong teller ka sa bangko. Pero ngayon, hindi natin po kailangan na pumunta mismo sa bangko para tayo ay mag-transfer ng pera. Because mayroon ngayon mga ginagamit na InstaPay, GCash, 'di po ba? Na pag journalism ang course mo, siguradong host or anchor ka sa TV network, ano po. Right now, hindi mo na kailangang mag-aral ng journalism para tayo'y maging host or parang vlogger, di ba? Because meron namang YouTube. At most of the time, ito pong mga YouTuber, mas marami pang silang na co-cover. And ang daming mga hindi graduate ng journalism, pero ang gagaling mag-vlog. At mas malaki ang kinikita. Ano po? Yan. HRM, food industry, ngayon, Grab Food. AB Mass Communication, customer service, ang usually ang ano niyan, ano, ang, or sa, pwede rin itong sa mga radio station. But right now po, AI na, or sa mga call center, at et cetera, sumasagot po sa atin ay robot na, ano, mga recorded na, mga, kumbaga, yung sumasagot like credit card sa mga hotline recorded na or artificial intelligence na. So, we all know that nung COVID-19 na nagkaroon tayo ng pandemic, ang dami na wala ng trabaho. Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi dapat tayo nakarely sa isang pagkakakitaan lang. Ano? So, maraming natuto nung panahon na to na hindi kailangang isa lang dapat ang pinagkakakitaan mo. No? And actually, ang daming na-open sa iba't ibang opportunity nung mga dating close-minded na tao dahil nawalan sila ng trabaho, kahit ano, pinasukan. Nagbenta ng ganito, etc. Diba? And marami pong nangyari na nag-online selling. Dito ba? Yan po yung pinaka-source of income because lockdown nga po sa bahay lang. Now, kung ito po yung pinaka isa sa trending ngayon na mag-online selling ka, okay naman po yan. Ano? Kumbaga, unlimited yung makakakita ng iyong mga binibenta. Pero po, ang pinaka dapat nating malaman sa online selling, ito yung mga dapat mong i-consider. You do not physically see the items. No? Minsan, nai-scam po tayo. Minsan, mag-order ka ang laman bato, no? Yung brother ko nga umorder sa isang online shop, ang laman ng in-order niya bato, no? So ganun, may mga risk na ganyan eh, no? Minsan naman yung tayo po ay umorder kapag dumating na yung picture nung inyong in-order ay hindi naman yung nakita mo dun sa picture dun sa social media, hindi naman yun talaga yung itsura ng in-order mo. So yan po yung mga risk. Ano po? Yan. So now, kung yun po yung mga na-encounter natin, ano pong mga mas magagandang opportunity na pwede natin gawin? So sabi nga dito, too much competition kapag ikaw ay nag-online selling. Ano po? Yan. So meron naman po kasi na mga tao na napunta sa direct selling pero
I'm sure lahat po o karamihan po ng ating mga na-encounter ay ganito. Ano, especially kapag kamag-anak, kaibigan, kapatid, etc. Ganito yung nangyayari. Mag-PPM ka, mag-direct message or private message sa kanila. How are you? Diba? Ganyan. Pero sinson ka lang. Ano? Yun po yung especially lahat po ng mga employees kapag kayo nag-shift sa sales, medyo may pagkabalat si Buyas po kasi no, kumbaga hindi tayo sanay na nare-reject, hindi pinapansin, iniiwasan ano sa sales. So nangyayari, sinson ka lang. So nag-demotivate ka at nag-quit ka, sabihin mo, ay, balik na lang ako sa employment kasi ang hirap pala magbenta-benta. Nako. So yan po ang na-encounter natin. Yan, hello, di ba? Nakikita mo naman, tinignan yung message mo pero walang sagot. Nako. So now, ano bang pinakamagandang pasok ang business dito sa buong mundo o dito sa opportunity dito sa atin ngayon? Ayan. Sabi dito, why trading is the best business in the world? Okay. Business po ba ang trading? Yes po. Ano, actually, pag sinabi natin trading, marami pong klaseng trading yan. Ano, at ang isa sa mga pinakamagandang benefit nito, kahit nasa bahay ka lang, kahit may lockdown, kahit nakapambahay ka lang, basta may wifi connection ka or data connection, internet connection, pwede ka nang kumita. Ano? So, ito yung pinakapumutok. Kung napapansin nyo sa social media o sa mga accounting nyo, ang daming mga nagpa-flash na ganitong klaseng advertisement, mga trading, etc. So, ito po yung mga trading na familiar tayo or maybe yung iba po ay hindi pa masyadong familiar. So, we have three types of trading. First, yung mas nakikita natin sa mga YouTube, etc., di ba? Forex trading. Pag sinabi natin forex trading, ito po yung titetrade yung mga dollar, Hong Kong dollar, Singapore dollar, yung pera ng tao o ng bansa. Di ba? Kaya lang, ang isa po dito na dapat nating lalahanin, ito po, kapag nag-trade kayo, ay meron po itong tinatawag na stop loss. Kaya minsan na-encounter niyo po, di po ba? Pag meron tayong mga nakikinig sa ating orientation, may mga nakikinig na first timer na sinasabi nilang may stop loss ba yan? Kasi ang alam nila, yung doon po yan sa trading. No? Kaya alam nila yung stop loss. When we say stop loss, hihihinto mo yung pagka-loss ng pera mo. No? Kasi yun po yung medyo may pagka-high risk sa forex. Na po, yung pag bumaba ang presyo, eh wala ka na magagawa dyan, kundi bawasan mo lang yung pagkatalo mo, but in the end, talo ka pa rin. Nabawasan lang, pero parang unti-unting nauubos yung pera mo na parang kandila. Ano ko? Yan. And wala pong trading kapag weekend. So second po ng tinitrade ay stocks. So ito po stocks, no? Long term po kasi ito. Actually, meron din naman pong natitrade na everyday, daily basis, meron naman. Pero ito po kasing forex stock trading, designed po talaga ito sa mga ano, pang long term. Ano po? Kasi controlled po ito ng isang ng kumpanya. Yung presyo po nito, yes, of course, naapektuhan din ito ng mga buying and selling. Pero ang talagang isa sa mga kumbaga, major na nakaka-apekto sa presyo nito kung biglang babagsak, biglang tataas, ay yung mga major shareholders. Yan po yun. Kapag binenta nila yung majority shares nila sa isang kumpanya, biglang nag-worry yung mga public na bakit nagbenta si ganito, yung pinakamay-ari, di ba? Major shareholder. So, yun, maapektuhan na yung presyo niyan. So, bababa po or even tataas. Depende po yan. So, ganyan po no? Ang tinatawag natin na stock trading. Yan. Para sa akin po, hindi talaga to designed for day-to-day or short-term na trade. No? Kaya mas mapansin nyo, konti ang gumagawa ng stock trading, mas marami yung forex trading talaga. Yan. So, even itong stock trading, meron marami naman kasi dito sa Philippines, meron namang Philippine Stock Exchange. Pero talagang ano siya eh, may tinatawag tayo dyan blue chip, ibig sabihin yung pang long term na hindi mo dapat i-buy and sell ng i-buy and sell araw-araw. Ano po? Yan. So, yung pinaka last natin ay yung crypto trading. So, yung crypto trading, dito ang pinaka, I think, in my own opinion, ito po yung isa sa mga advantage o pinaka magandang i-trade.
Ano, bakit po ba compared to number one and number two? Because ito pong crypto trading, very volatile, no? Ibig sabihin ng volatile, masyadong magalaw ang presyo ng cryptocurrency. And pag masyadong magalaw, yan ang perfect na magandang pang trade, no? So, kaya meron yung mga crypto trader, meron silang term or yung tawag nila na kumbaga yung parang nag kumukuha lang ng maliliit na kita every minute or every hour, okay na sa kanila yan, kikita ng maliit na po. So, yan po yung ang tawag yan, scalping. Yan. So, ang isa sa advantage pa po nitong crypto trading or cryptocurrency ay operated or ito po ay under sa blockchain technology. Kumbaga, decentralized siya, walang kumokontrol na hindi controlled by anyone, no? Kasi nga, kumbaga, yung pera kasi ng tao, yung peso, dollar, centralized, no? Lahat po yan ay controlled by the government. Pero itong cryptocurrency, decentralized, kabaliktaran, tao ang may control, hindi government. Ito po. Yan. So now, kung gusto po nating matuto mang trading, kung ito ay isa sa pinakamagandang opportunity na pwedeng gawin, ay mag-e-enroll po kayo ng courses, no? Or marami-raming dapat pag-aralan dito, especially kung ikaw ay first-timer. Ito, yung mga yan, pag-aralan mo yung mga graph, etc. Diba, ang hirap, ano? So, napakahirap po niyan. Kaya, yung iba, napagkakamalan nila na scam ang trading, no? Pero meron nga namang scam na mga company nagtayo ng trading company, pero hindi pala talaga trading company, no? Scam company pala. No, pero ang sa totoo lang po, ang trading ay legal po 'yan. Ano, as long as ang pinasukan mo ay legitimate or licensed broker ng mga cryptocurrency or forex, etc. na po 'yan. So pag na-scam lang po tayo kapag hindi tayo marunong mag-evaluate ng legal or yung talagang legitimate tsaka doon sa mga hindi. Ano po? Yan. So ito po yung mga dapat mo pag-aralan. Ano? Yung mga graph na yan, paano ba yan, bearish, bullish, etc. No? Ang hirap po yan para sa mga ordinaryong tao na katulad natin. No? Yan. So minsan, kaya tayo natatalo sa trading because nako-confuse tayo kung kailan dapat magbenta at kailan bibili. Ano? Yan. So ito yung mga, since tayo ay tao, syempre, emotionally affected tayo pag tayo ay nagtitrade. Ninenervous tayo kapag bumili tayo, baka bumaba, bumula na yung pera ko, lumiit na yung halaga, etc. Fear, no? Greediness. Yung greediness, kumita ka na, gusto mo mas malaki pang kita, lalong nawala yung pera, lalong natalo sa trading. No? Anxiety, yung FOMO, no, alam po ng mga crypto enthusiasts, yung FOMO, fear of missing out. Yung parang nagkasabi na, bilihin mo rin to, ito ay isang magandang cryptocurrency or token na magiging next Bitcoin, kaya dapat bumili ka nito ngayon pa lang. So, ayan, napakarami po nagkasabi ng ganyan, yung pala, scam. Ano po? Ayan. So, pag tayo po ay natuto mang trade at na-excite ka dahil okay pala ang trading, ganito ang mangyari sa iyo, 24/7, ano? Nakatingin ka na lang sa cellphone kung tumataas ang presyo o hindi, ano? Nangyari po sa akin 'yan, ano, nung during pandemic na nakatingin na lang sa ganyan, ano? 'Yun. So, walang ano, kumbaga, nagkaroon tayo ng mga iBug, etc., ano, titingin nang tingin sa cellphone kung kumita o hindi, ano po. 'Yan, hanggang sa naapektuhan ka na emotionally kapag lumiliit ng lumiliit yung trading capital mo because hindi maganda yung market. Yan, hanggang sa maapektuhan ka na, hanggang sa maubos na yung pera mo. Yan po karamihan ang nangyayari. Now, dito po sa ating i-discuss for tonight, hindi na po natin may experience ito because, yan, sabi ng ating kanina, robotic age na po tayo. So, we will be doing trading pero robotic operation. Paano po ba yan? So, okay, so discuss po natin yan mamaya. So before that, kasi meron kung for the sake po ng mga bago or mga walang background sa cryptocurrency, evolution lang naman po ng pera yan. Ano? So as you can see dito sa left side ng ating screen, dati walang pera.
bartering ang tawag diyan, ano? Tinuro po 'yan sa amin nung college, yung entrepreneurship na core na subject namin, na walang pera nung araw, bartering. Kaya hanggang ngayon, may nagagawa pa rin 'yan or gumagawa pa rin 'yan sa mga probinsya. Nauso 'yun, yung kapitbahay mo, merong time na gulay, bibigyan mo siya ng karne, bibigyan ka naman niya ng isda, 'di ba? Minsan hinihingi lang yung gulay, 'di ba? Yan po yung tinatawag na bartering, no money involved. Pero nakakapalit tayo ng gamit sa isa't isa. Yan. And then, naging ginto, di ba? Yung bibili ng lupa, ang kapalit, ginto. So, gold. And then, nag-evolve po yan. Siguro, yung karamihan sa atin or most of us, ito yung naabutan, ano? Yung metal coin. Ibig sabihin ng metal coin, ito yung pera na, yung barya, di ba? 25, piso, etc. Since mabigat yan, siyempre, gumawa ang gobyerno ng paper money or yung fiat money. Yung peso, no? 500 peso bill, 1,000 peso bill, fiat money ang tawag dyan. So lahat ng bansa, yan ang ginagamit ngayon. But, siyempre, hindi naman nag-i-stick ang technology. Nag-evolve din ang pera na cashless na, no? So, ibig sabihin ng cashless, wala kang hinahawakang pera, pero nakaka-shopping ka. That's why plastic cards na yung pera. Sabihin ng plastic cards, yan yung mga credit card, debit card, di ba? Nung una tayong gumamit niyan, hindi lahat ng tao open dyan. Baka mawala yung pera ko, baka manakaw. Paano kung nawala yung credit card ko, na nakopy yung card number, etc. Di ba? Andun din yung fear. Anything na bago, normal po sa tao na medyo kinakabahan ka kasi hindi ka familiar. Hanggang sa nag-evolve, naging electronic money. So itong electronic money, ito na yung online banking. 'Di ba? GCash, Paymaya, yan na po 'yan, ano? Online na transferring. So kung titignan po natin, ano, noong 2020, halos doon lang naman talaga na open yung Pilipinas or yung mga tao na bawat Pilipino na gumamit ng GCash, 'di ba? Paymaya, kasi no choice, hindi pwedeng magbayad ng pera talagang papel. Diba? So, ako, gumawa lang po ako ng GCash account ko during pandemic eh. Hindi talaga ako gumagamit ng GCash na yan, no? So, yun po. Maraming tumanggap ng electronic money or yung mga GCash mobile application na yan dahil sa pandemic. Kaya marami rin talaga tayong natutunan or tinanggap na bagong kumbaga technology na dati ayaw nating gamitin. Itong Zoom, di po ba? Matagal na itong Zoom, pero kailan lang natin natanggap na ito pala ay dapat gamitin? Na hindi kailangan palaging pumunta dun sa malalayo para mag-usap. Di ba? So, kumbaga marami rin talagang tayong natutunan kahit pandemic. Pero siyempre, meron ding disadvantage. Walang kinikita yung mga tao. So, that's why itong i-offer natin ngayong gabi ay napakagandang opportunity. So, right now, ang pinaka-advance or pinaka-evolve na po ang pera ay yung cryptocurrency. Ito pong nasa right side na nakikita nyo. So, digital money na siya. No? Hindi na po yan yung fiat or yung tinatawag nating perang papel. No? So, yan lang po yung evolution. Kung tayo ay nagkaroon ng duda sa GCash, sa credit card, sa debit card, sa GCash, kay Maya na parang baka mawala yung pera natin, exactly the same po ang ating naiisip kapag may nagsabi o nagkwento na cryptocurrency, Bitcoin, etc., 'di ba? Meron din tayong takot. So lahat po itong evolution of money, lahat naman 'yan nararamdaman natin yung may takot eh, 'di ba? Even yung pera, 'di ba, na may 1,000 pesos na bagong papel natin noon, 'di ba? So natatakot tayo magdala ng 1,000 pesos na buo kasi kapag nahulog 'yan, nawala 'yan, 1,000 agad ang mawala sa iyo, 'di ba? Kaya gusto natin yung tigo 100 pa rin. So lahat po 'yan, meron tayong takot basta una, ano? Yan. So kung titignan niyo po dito, as of March 2021, ang market capitalization o halaga ng lahat ng cryptocurrency dito sa buong mundo ay ito po, no? So ang pinakauna po talaga ay Bitcoin. As of March 2021, ang halaga ng Bitcoin sa buong mundo ay $1 trillion. Yan na po ang inabot niyan. So more or less, I think meron lang 21 million Bitcoin supply sa buong mundo. Kapag nabili na lahat yung 21 million Bitcoin na supply, wala na po, no? Lahat yan meron ng may-ari. So,
Ito po nakikita niyo mga coins sa baba. Ito po yung mga other major currencies. Yan. So, billion-billion dolyar na po ang mga halaga niyan. Yan. So, kung tayo ay hindi pa mag-a-adapt dito, eh talagang mapag-iiwanan tayo. Yan. So, kung titignan niyo po, no? Ito po yung graph kung bakit marami sa mga Pilipino o sa mundo na hindi pa talaga nila accepted ang mga cryptocurrency, Bitcoin, etc. Kasi kung titignan niyo po dito sa left side, yung Pioneers era. Ano? So, itong Pioneers era, kung titignan niyo dito, ang halaga ng Bitcoin, wala pang 1 centavo. No? 0.1 centavos pa lang yan. Hanggang sa naging $1. No? Hanggang sa naging $10. Ito ang ibig sabihin ng Pioneers era, wala pang naniniwala. No? So, isabihin, itong next na halving, isabihin ng halving, yung parang pinaka paano ba na magandang ipaliwanag itong halving, ano? Kasi itong Bitcoin minimina na to, no, hanggang makumpleto yung hanggang mamina yung buong 21 million na supply. So itong speculators era, ito yung pangalawang generation or yung era na medyo dumadami na yung naniniwala. Pero hindi pa rin ganun kadami. Meron nang siguro maganda tong Bitcoin na to, makapagmakabili nga, makapag-trade nga, di ba? Parang hula-hula lang, baka sakali, malay mo, di ba? Hanggang sa yung third era, which is the retail traders era. Ibig sabihin, meron ng mga maliliit na negosyante na tumatanggap na ang bayad Bitcoin, no? So if I remember, I think until now, merong tumatanggap na mga money changer na Bitcoin, pwede mong palitan eh. Dito sa Makati, parang ISO 1 ATM na Bitcoin. No? So, unti-unti na. And then, nung meron ng tumatanggap na maliliit na negosyante, like mga karinderya, mga maliliit na tindahan, ang next na, kung titignan ninyo, yung era ay corporations era. Nakita niyo yung step by step na unti-unti na siyang natatanggap. No, yung corporations era. Ibig sabihin mga kumpanya na ang na-o-open na pumasok or mag gumamit or bumili ng Bitcoin or cryptocurrencies. Ito po ang last na po, yung nasa right side, governments era. Ibig sabihin, ito na yung huli. Kapag nakita na ng gobyerno na ang dami ng gumagamit, pati kumpanya, ginagamit na ang Bitcoin, cryptocurrency, eh mag-iisip na po yung gobyerno na bakit hindi na lang natin ito pasukin or i-regulate para ma-monitor na rin natin pati mga Bitcoin, mga cryptocurrency kaysa sa ang dami ng taong gumagamit pero hindi natin control or parang hindi natin siya regulated. Tama po. So, now, ngayon po na 2023, nandito na po tayo sa tinatawag na corporation era. Ano po? So, we are now in the corporations era. Paano po natin nasabi? So, kung titignan niyo po, no, since 2014, ang unang kumpanya or corporation na tumanggap ng ang payment ay Bitcoin, ay walang iba kundi yung Microsoft. No? Corporation na po yan. No? At hindi basta-basta ang kumpanya na tumanggap ng Bitcoin payment. No, kung titignan niyo po dito, ito, bangko. No? Kung titignan niyo po yan, Citibank enters crypto space, launches digital asset unit. So kahit yung Citibank, isa sa pinakamalaking bangko sa New York, sa USA, ay na-open na, no? Itong bangko, corporations era. Kaya ito natin yung patunay na kung kayo ay hindi pa rin naniniwala sa cryptocurrency, itong nasa corporation era na, kung kayo ay may duda pa rin, ay ibig sabihin yan, ay kayo ay nasa speculators era pa. No, masyado tayong way behind sa nangyayari sa mundo. Kulang tayo sa balita, sa update, etc. No, bakit nga ba ganun? Kasi nga po, sad to say, yung tao kasi na busy sa kakatrabaho ng kakatrabaho, opisina, uwi, uwi, opisina. So, ang nangyayari, yung mundo natin, umikot na lang dun. No, wala na tayong inisip kundi 8 hours sa office, uwi, 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 opisina, uwi, opisina. So, kakaganon ng trabaho natin, yung laman ng isip natin, puro ganon. Hindi na tayo na-open sa other opportunity. Kaya kapag meron ino-offer sa atin opportunity, ang tingin natin,
ay delikado, ay hindi yan, ay mali yan, di ba? Kasi nga wala tayong bilak ano eh awareness eh doon sa mga bagay na yun, ano po. So ito po, no, for our information, Union Bank, ano po, ay mag-o-open na rin po yan ng crypto ATM. Can you imagine? Union Bank, no, of the Philippines. Alam, I'm sure lahat po tayo alam niyang Union Bank of the Philippines. Yan. So even ito pong sa buong mundo, pinag-iisipan na po na kumbaga na mga iba-ibang selected or countries na gawin na siyang kumbaga legal na pera sa bansa nila. No, like yung El Salvador, etc. No, meron na unti-unti na talagang tinatawag na gusto na nila talagang pag-aralan na paano ba ito magagamit ng dito sa buong mundo. Yan. So kung titigyan nyo, ito po ang itsura ng ATM ng Union Bank. Ayan, no? Buy Bitcoin, sell Bitcoin. Ganyan na po ka-high-tech. No? Kung hindi pa po tayo sasabay, eh, mapag-iiwanan tayo hanggang ngayon sa fiat money or peso pa rin tayo. Ano po? Alam na po nating halos wala nang nabibili ang peso. Ano po? Ayan. So, ito po, for your information po, no, ito po ang mga kumpanya na patunay na lahat yan nasa blockchain na, no, nag-crypto na. Ano, sinasukan na po yan na pwede ka magbayad using cryptocurrency. No, kung yung mga yan po, Nestle, Walmart, Amazon, Alibaba, Microsoft, etc. Lahat yan ay na-open na. No, tapos na, nangyari na yung corporation era na yan. Kung hindi ka pa sasabay, eh, mapag-iiwanan ka talaga. No, ito pa po, no, mga Hong Kong and Shanghai Bank, etc. So, yan na po yung mga kumpanya na gumagamit ng blockchain technology. Yan. So now, at least na i-educate po tayo ngayon na, ah, huli na pala ako, ah, kakaduda ko, wala na nangyari sa akin. So, ano bang magandang gawin? What to do next to prepare for the future? No, kasi kung mag-i-stick po tayo sa ginagawa natin ngayon, okay naman po yan. Pero, hindi na po sagot or hindi na po kaya ng pagtitipid lang. Tama, no? Kahit anong pagtitipid mo, kulang na talaga yung kinikita natin. Especially sa inflation ng ating, yung purchasing power ng pera natin ay unti-unti na yung nabibili. Kahit mag-grocery ka, di ba, 1,000 halos. Hindi na grocery yan eh, pang 7-Eleven na lang yung, ano eh, di ba, yung convenience store na lang yung 1,000 mo, eh, hindi na pang grocery eh. Di ba, so ano bang magandang gawin para makasabay? Ang kailangan po, whether we like it or not, we need to accumulate or generate more Bitcoin or cryptocurrencies para sa future, kung marami nang gumagamit niyan, ay meron tayong cryptocurrency na na-save or na-ipon or na-generate. Yan po yan. Now, ang tanong, paano ka mag-generate ng mga cryptocurrency na yan? Yung sweldo natin, hindi naman cryptocurrency, peso pa rin, di ba? So, isang paraan para makaipon ka ng cryptocurrency or Bitcoin, kailangan mo ng trading, no? Mag-trade ka. Ang problema, hindi natin alam paano mag-trade at nai-scam tayo minsan, hindi tayo marunong. So kung ikaw ay beginner, walang kaalam-alam, pero gusto na, unti-unti ka nang na-open sa cryptocurrency or sa crypto industry, kailangan mong maka-generate or makaipon ng maraming cryptocurrency, especially Bitcoin. Pero hindi mo alam paano. Ito yung perfect na dapat nating pakinggan ngayong gabi. Na po. Yan. So, ngayon, since hindi tayo knowledgeable about trading, eto na po, sabi ko, no, let the robot do the trading for you. Yan. So, kasi nga, sabi ko, this is the new generation trader. Dati, ang trader na alam natin, tao, di ba? So, ngayon, hindi na, kasi nga, robotic na eh. Ang kagandahan yan, hindi nagkakamali ng trading ang robot, no, ng ating ino-offer ngayong gabi. Yan. So, now, ito pong Royal Q, no? Ito po ay robotic operation or artificial intelligence. Siya yung magte-trade para sa atin, no? Using ito pong API, no? Yung API, ito po yung technology para ma-connect itong robotic operation doon po sa inyong legal or legitimate na exchanger or
Katulad po ng Binance, Hobby, Kraken, Indodax, no? Yan po yung mga legal. Whether ikaw ay manual trader, mag-o-open ka pa rin ng Binance account. Tama po. So yung mga may background sa trading, alam I'm sure mayroon po kayong Binance, tama? So yung pera nasa Binance. Yun po yun. So pag sinabi natin Binance, wala na pong question diyan kung legal ba yan, scam ba yan, etc. ba yan, etc. etc. Ano po, alam na natin na legal yan. No? So ang kagandahan, hindi na ikaw yung magpipindot-pindot dun sa Binance mo para mag-trade. Yung robot na po na i-connect natin dyan sa Binance. Okay, paano po ba yan? Sabi ko nga, because of API. Yung API, ililink yung robot doon sa inyong account sa Binance. So kung meron na kayong Binance account, okay na po yan. Yan na rin po ang gagamitin. Ano? So, i-assist na lang po namin kayo kung paano yan i-operate or ilink yung inyong robotic operation or AI para gumana. Yan. So isa po sa mga nire-recommend din natin, yung Hobby Global. No? Yung Hobby Global, since 2013 pa po yan na legal or yung exchanger na sikat din para makapag-trade ang isang trader. Yan. Okay. So ito rin po ang ating permit sa US, ano po, California sa United States, sa California, ano po, Secretary of State. Ito po yung permit ng ating robotic operation, yung AI, na hindi po siya scam. Ano po, yan, business permit po niya yan. Okay. So now, para magka-idea po kayo, marami pong mga exchanger dito sa mundo. So makikita nyo dito, ang top one ay Binance, second Coinbase Pro, number 3, OKEX, 4, Upbit, number 5, Hobby. So ito po, ibig sabihin, kung titignan na lang natin po itong Binance, number one siya, sa isang araw lang po, $28 billion ang tinetrade dyan. In one month, $741 billion ang tinetrade dyan. So kung kayo po ay iniisip nyo, kinakabahan kayong maglagay, baka mawala, wag na po kayong kabahan kasi $700 billion nga ang tinetrade dyan sa atin. Baka wala pang 20,000 pesos yung pera natin ilalagay dyan. Diba? So, bariyan-bariyan. Wala pa sa 1% yan. Wala pa sa 0.1% yung pera ang ilalagay natin dyan. No? Kung yung 700 billion nga na nagtitrade dyan, di kinabahan. Tayo pa kaya na small time lang. Ano po? So, ayan. Yan na po ang napakaganda dyan. Ano? So, yung iba po may question na ang sabi, sir, baka mawala yung pera namin. Hindi po kasi yung perang tinetrade, wala naman sa robot o doon sa AI, nandito po sa Binance. Tagapindot lang po ng buy and sell, taga-trade lang po yung robot dito sa inyong Binance. Lahat ng kinikita po ay nasa Binance pa rin. Wala po doon sa robot. Wala pong kakayahan yung robot na mag-withdraw ng pera ninyo. Kaya very safe po yung inyong kinikita sa trading. Okay, so what we are using dito po sa ating ino-offer na AI ay quantitative trading. No? When we say quantitative trading, mathematically computed yung percentage ng pag-up and down ng ating market. Ano? Ng ating market price. So halimbawa, di ba yung graph, gumaganyan-ganyan po yan. Ano? Yung graph. So nag-up and down po yan, yung graph natin sa market. Ano po? Bawat up and down, alam po nung robot kung ilang percentage ang inap, ang binaba, ang tinaas, etc. So, na hindi kayang computin ng tao. Ano? So, ito, every second, alam ng robot, ilang percentage yan. So, based doon, doon siya humahanap ng magandang trigger para mag-buy and sell. Ano po? So, 24/7 po yan. Ano po? Yan. Okay. Moving forward po tayo. Ayan. So, ang ginagawa po ng ating AI, kahit tumataas ang market or bumababa ang market, kung titignan po natin dito, volatile siya, di ba? May up, down na maliliit, up, down yan. Sa mga up, down na to, dyan siya kumikita ng maliliit. Yan. Di ba? Yung mga up, down na yan. Maliliit na up, down na yan, yung nakikita niyo na yan. Yan. Dyan siya kumikita. No? Pero, kapag yung tao, gagawin ng tao yan, hindi ka na matutulog. Nakatingin ka na lang sa cellphone, sa laptop, nakababad ka na lang dyan. Diba? Which is hindi po advisable. Lalabo pa mata natin at
wala na tayong magagawa sa buhay natin kundi na lang kundi tumingin na lang tumingin sa trading. Ano po? So, kaya ito po yung napakagandang option ngayon. Magagawa mo yung ginagawa mo. Kung nag-o-opisina pa, magagawa mo pa rin yan. Kasi ang nagtitrade, hindi ikaw. Yung robot ang nagtitrade para sa'yo. No? Yan po ang napakaganda. Okay. So, next po tayo. So, compared po sa manual trading, meron pa tayong kitawag dyan technical analysis. I-analyze mo yung graph, bullish, bearish, saan dyan ang resistance, etc. Kailangan mo magbasa ng mga news. At especially, may emosyon. No? Naapektuhan yung pag-trade mo ng emosyon. Ay, nawawala na yung pera ko. Ay, bumababa na yung halaga. Kailangan, ibenta ko na ito. Diba? Kaya, instead of buy low, sell high, anong nangyayari sa atin? Sell low, buy high. No? Bumibili tayo sa mataas na presyo, nagbebenta tayo sa mababang presyo. Kabaliktaran. Kaya, unti-unting nauubos yung ating pera. But, by using our artificial intelligence, wala siyang emosyon. Kaya, hindi siya naapektuhan ng buy high, sell low. Nasusunod yung talagang profit na gusto natin. Yan po ang napakaganda. Tsaka, wag mo nang intindihin. Good for 1 year na yan. No? Gawin mo na kung anong ginagawa mo. Bahala na yung robot mag-trade para sa'yo. Yan. So, ito po. No? Wala po itong guaranteed na kikitain every day, every month kasi hindi naman to scam na fixed. Ito po ay depende sa galaw ng market. Ang importante, hindi po tayo nalolos yung pera natin, no? Hindi natatalo kasi nga hindi nagbebenta yung robot ng negative, no? Kailangan yung mataas ang presyo or at least 1% ang kinita bago siya magbebenta. Okay? So, ayan po. Now, example po, no, tumaas, sinet up po natin yung robot ninyo, pinoconfigure po yan. No? So, para sa mga first timers, kayo po ay kontakin nyo yung nag-invite sa inyo or yung nag-introduce ito para ma-configure or ma-activate yung inyong robot or yung AI. Yan. So, halimbawa, tumaas ang presyo. Kapag tumaas po ang presyo ng tinitrade ng 1.3% at bumaba po siya ng specific percentage, no, halimbawa tumaas siya ng 1.3%, magti-trigger na yung robot na magbenta anytime. Yan ang trigger niya, no, ng sign na dapat niya siyang mag-standby para magbenta kasi nag-buy na eh, di po ba? So kapag yan po ay bumaba ng 0.3, yan na siya magbebenta. When the price drops at 0.3%, the bot will sell. Ibig sabihin po ng bot, robot. Ano? So kaya, kung titigan nyo, 1.3 minus 0.3, kumita ka ng 1%. So, ganyan po ang ginagawa strategy ng ating AI. Okay, pag tumaas naman po, tumaas na ng 1.3% at hindi bumaba, lalong tumaas ang market, hindi po siya magbebenta kasi tumataas pa ang halaga. Ano? Magbebenta lang yan, magti-trigger yung pag-sell kapag bumaba po siya ng 0.3. That's why 10% minus 0.3, 9.7% ang kinita mo. So ganyan po yan. Wala po itong guarantee. Double your money, 1% per day, 30% per month. Hindi po ito ganun kasi based po sa trading profit ang kita. Parang alam mo ba ang presyo ng dollar next month? Di ba hindi naman? Alam mo ba ang presyo ng gasolina bukas or next month? Di ba? Hindi rin. Kasi nga, market ang nagko-control. So, itong kita ng robot natin, ganun din based on market. No, kaya hindi, yung mga nagkasabing guaranteed ka ng 5% per week, eh, scam po yan. Paano mo nag-guarantee ang market? Di po ba? Yan. Okay, so, yan po yung mga example. Medyo hindi na po natin discuss yung mga yan kasi illustration lang naman po, no? Yan. Okay, so ito po yung mga sample ng tinitrade ng ating na-trade na po ito. Actually, screenshot ito ng isang subscriber natin way back 2021 pa. Kung titignan po natin dito, araw-araw may kita siya, no? September 2, 2021, $26. September 3, $23. September 4, $22. September 5, $80. September 6, $54. September 7, $26. So, araw-araw, $20, $22, $50, $26, kumikita po siya. No, magkano po ba ang minimum
sweldo dito sa Philippines, 580 yata, di po ba? Or masabi natin 600 pesos na. Pero itong kinikita ng trading niya, $26, $20, mahigit 1,000 isang araw. At mataas pa ang dollar ngayon, 58. Kaya ang laki ng kita. Talo mo pa yung namamasukan na minimum sahod or kahit minsan yung manager, di ba? Kasi kung ang sweldo mo 30,000, meaning 1,000 per day ka. Di ba? Eh ito, kumikita ng mahigit 1,000, may isang araw pa na 4,000 isang araw ang kita. So, ibig sabihin, wala pang nag-uutos sa'yo, hindi ka pa nai-stress, di ba? Kahit mag-pandemic, kahit mag-lockdown pa dyan ng isang taon, ituloy ang kita niyan. Ano? Kasi nga, hindi siya affected ng lockdown, baha, or anything. No? Wala mag-uutos sa'yo na boss na saya sa gusto mo, sumunod ka, kahit galit ka sa kanya. Di ba? Yung ganun, alam mo yun, so nakaka-stress yung ganun, di ba? Yan. So kapag malaki naman po yung puhunan ninyo, ito po yung example ng kinikita ng malaki ang puhunan sa trading. 6 days trading, ito po yung kita niya, 489,550. Pero ito po kasi, million po yung pinapatrade. Kaya ganyan. Hindi ibig sabihin ikaw, magpasok ka rito, ang po ang trading capital mo na pinapatrade mo ay 10,000, kikita ka ng million. Ay hindi po. Hindi po ito scam na ganun. Diba? Depende po ito sa, kumbaga, yung magkanong pinatrade mo. In any business naman po, diba? Kung magkano yung pinuhunan mo, syempre, mas malaki yung kikitain mo kasi the higher the capital, the higher the income. Diba? Yan. Okay, so, yun po. Ang advantage lang po dito, ano? Sabi nga, mag-subscribe ka lang. Ang subscription fee po natin ay $120 sa isang taon na po yan. No? 150 countries, more than 1 million plus, no? Users na po ito. Never on leave, doesn't fall sick, doesn't need to eat or rest. Kasi ito po, no, ang advantage. Kung kayo po, no, magbabayad ka ng tao, uutusan mo yung tao para mag-trade siya para sa'yo. Sabihin na natin may kilala kang magaling mag-trade or magaling professional trader. Uutusan mo siyang mag-trade para sa'yo. Siyempre, babayaran mo siya, di ba? So, ang sahod po ng mga trader sa mga bangko, sa mga insurance company ay mahal. 50 mil, 80,000, 90,000 a month. Ganun po yan. Iba pa yung commission nila. Napakamahal po niyan. And yet, natutulog po yan. Di ba? Nagkakasakit, naglilib. Ito po, babayaran mo lang ng $120. More or less, mga nasa 7,000 pesos lang yan. Isang taon na. Hindi naglilib, hindi pasaway, hindi kumakain, hindi nagsi-CR. 24 hours nagtatrabaho para sa'yo. Di ba? Sulit na po. Tayo nga po, nagsasubscribe sa Netflix eh. Di ba? Ilang beses ka ba nanonood sa isang buwan, sa isang linggo? Baka nga may isang linggong hindi ka pa nga nanonood eh. Di ba? Baka may 1 month pa nga hindi mo nagamit yung Netflix mo eh. Pero nagsasubscribe ka. Tama po. Ito, magsasubscribe ka, kahit hindi mo buksan yung cellphone mo, kahit walang wifi connection, once na pa-set up na yan, tuloy-tuloy na yung trading niyan kahit next year mo na tignan. Ano? Yan po ang advantage niyan. Okay. So, ito po, no, sabi nga dito, 1.6 million users na ang gumagamit nito sa buong mundo. So, proven and tested na po ito, more than 200 countries. At since na open or nag-launch itong AI na to, more than 119 million USDT na ang na-generate na profit ng lahat ng users sa buong mundo. Na yung robot ang nag-trade, hindi ito yung tao ang nag-trade. So kung nagdududa tayo na, ay baka malugi, ay baka mawala yung pera, ay baka magkamali yung robot. No, na-experience din po namin yan, naisip din po namin yan nung una kaming gumamit nito. Pero hindi po, ano? So lahat ng 1.6 million users, including us, ay yung mga tanong nyo, inisip din namin yan bago kami nag-umbisa nito. Ano po? So kaya maraming satisfied dito sa ating AI na ito. Okay, so now, kung ang concern po ninyo ay yung tinatawag nating mag-trading lang ng inyong cryptocurrency,
para invest na kayo yung mag-trade, hindi na kayo mag-aaral ng trading, di ba? Kasi kung mag-tuition fee pa kayo ng trading course, eh yung bayad nyo mahal, 80,000, 90,000, 20,000. Eh kung yung ipang i-enroll nyo, ipang capital nyo na lang dito, edi kumita pa, di ba? Kasi ganun din naman, kapag natuto ka mag-trading, eh ikaw din yung mag-trade, nakababag ka rin sa cellphone, nakababag ka rin sa laptop, edi parang naubos din yung oras mo, hindi rin naman guaranteed na doon mismo sa araw na yun na magte-trade ka, ma-apply mo rin yung pinag-aralan, di ba? Kasi may emosyon eh, naapektuhan ka ng emosyon eh, di ba? Nakakakainin yung oras mo. Yan. So kung kayo po ay satisfied na sa trading lang, okay na po yun, yung diniscuss natin kanina. Yun na po yun, ano? Tutulungan na lang po kayo ng ating mga subscriber o kung sino po yung nagsabi sa inyo or saan nyo nakita or paano kayo nakapunta rito sa ating orientation, i-assist po nila kayo. Pero kung gusto niyo po pong maka-discover or gusto niyo pong malagdagan yung ating profit or income dito po sa ating AI na ito, ay meron po kasi itong tinatawag na rewards program, no? Ang rewards program, hindi po ito yung parang tinatawag nating traditional networking or hindi po ito ganoon, ano? Ito po ay affiliate marketing. Kung matatandaan niyo po, no, kayo po 'di ba may GCash kayo, may PayMaya kayo. 'Di po ba pag yung GCash niyo, yung link niyo, sinend din niyo sa kaibigan niyo, nag-create sila ng account ng GCash na using your link. 'Di ba? Meron kayong nakukuhang 100 pesos or 50 pesos, 'di ba? Ito parang ganun din lang 'to, no? Ganun lang din po ito. Pero mas generous at mas maganda po. Now, para sa po mga interested, ito po yung explain ko lang po ng mga siguro less than 10 minutes to. Tapos na po tayo. Okay. So once na nag-subscribe na kayo, meron po tayong tinatawag na 6 ranks, no? V1 up to V6. Yan. Ano po ba yung V1 up to V6? Okay. So kapag kayo po ay V1, $30 po every time na meron sa inyong nag-subscribe. Pag V2, $40, V3, $50, V4, $60, V5, $65, V6, $70. Dollars pero hindi po US dollar na pera, USDT. So cryptocurrency din ang commission natin. Ano po? So explain po natin yan, isa-isa po. Okay, so once na nag-subscribe na kayo, kahit wala pa kayong naalukan or ang intention nyo lang mag-trade, automatically V1 na po kayo. Okay, paano po ba yung V1? Kapag kayo po ay nakaalok sa mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, kakilala, kapisina, gusto rin mag-trade. Kung kayo po ay na-open sa cryptocurrency pero wala kayong kakayahan na mag-trade, I'm sure marami kayong kilalang ganun din ang situation na gustong kumita sa trading pero walang alam. So ito po yung perfect na dapat nating ma-allocate or ma-share sa kanila. Kapag sila po ay nag-subscribe, B1 na rin sila. Pero kapag nag-activate na po sila ng account nila, meron po kayong 30 USDT. No? Yung 30 USDT nasa 1,700 po 'yan, 'di ba? Kasi mataas ngayon ang dollar value, ano? Kasi 58 ang exchange rate ngayon eh. So kapag naka-allocate ka ulit, $30 na naman. Kapag naka-allock ka, Stacy, $30. So unlimited po yan. Ano? Ang question po ng iba, sir, paano ko mawi-withdraw yung pera? Real time. Ano? Wala po itong schedule ng payout, etc. Kasi nasa wallet nyo yung pera. Wala po sa kumpanya. Hindi po ito yung may cheque pa, di ba? Pupunta pa kayo sa office, may schedule ng check release. Wala, hindi po ito ganun. No, parang GCash lang to na yung kinita mo, withdrawin mo na ngayon, di ba? Tapos, i-transfer mo na sa GCash, i-encash mo na. So, that's it. Ganun po kasimple. No? Wala pong taong nakikialam sa kinikita nyo o sa account nyo. Yan. Kasi nga po, blockchain technology. Yan. So, aside from that, yung tinitrade ng tatlong taong yan ni ABC, may kita ka pang 20% sa gas fee ng mga tinitrade ng mga robot nila. So, ayan po ang advantage natin. Okay, so now, punta tayo sa V2. Ang V2 naman po, ito yung second rank. After mo po mag V1, ito po yung susunod. So, paano ka mag V2? Pag V2 ka na po kasi, ayan, ito yung tatlong inalukan mo kanina, di ba? Ayan, kailangan lang po dyan, meron kang tatlong subscriber na ikaw yung nagbenta,
Tapos, silang tatlo ay meron din silang subscribers na 17. Minimum of 17. So, 17 plus 3, that's 20. Pag meron ka ng 20 subscribers at sa 20 yan, tatlo yung ikaw mismo ang nag-alok, dito ka na. Yan. Wala po itong time frame kung kailan. Ano po. So, ano naman ang benefit ng V2? So, kapag V2 ka na, kapag nagbenta ka na ulit or nag-alok ka ng subscription, $40 na po ang inyong referral fee. So, hindi po na po 2,000 yan. Ano po? Kasi ang rate ng dollar natin 58 na. So, mga nasa 2,300 yan. Mga ganun. Yan. So, ang kagandahan po nito, kapag si D ay nakabenta ng subscription na si E hindi nyo kilala, na si E hindi nyo po kilala yan, meron pa po kayong $10. Ano? At itong mga nasa, itong 17 na to, kapag naka-alok po sila ng tig isang subscription o subscribers na bagong pumasok, may tig po 500 po kayo dyan. So, unlimited, no? Yung buong team mo ng subscribers, kapag naka-alok sila ng bagong subscriber, bawat isa niyan may $10 ka. So $10 ka ng $10, walang katapusan, up to infinity. Walang quota, wala po itong time frame, etc. No, kaya napakaganda po niyan. Okay. Plus, ito pa po, lahat yung 20 subscribers na po niyan, nagtitrade po yung robot. Ano, so yung robot na yan, pag nag-profit po yung trading nila, meron ka pang 30% sa gas fee ng mga tinitrade nila. Yan. So yung V3 naman, paano po yung V3? Kailangan na po ng 5 subscribers. No? 5 po dapat ang naalokan nyo. Tapos yung 5, naka-alok din ng 95. Total 95. So 95 plus 5, 100. Kapag 100 na po ang subscribers under your community, V3 na kayo, no? Dapat doon sa 5, tatlo doon V2 ang rank. So medyo may challenge na po ito, no? Pero focus po muna tayo doon sa V1 hanggang V2, ano? So ayan po, ano naman po ang benefit kapag V3 ka na? Kapag V3 ka na, $50 na po ang commission nyo, referral fee, kapag kayo ay nakabenta ng subscription. Ayan. Plus 40% po sa indirect referral. I'm sorry, 40% po sa gas fee at indirect referral nyo po ay $20. Paano po yung indirect? Ganito po yun. Kapag yung 100 naka-alok ng subscription na hindi mo nakilala, bawat benta nila ng subscription, may 1,000 ka. 1,000 ka ng 1,000. So halimbawa, ito pong 100 naka-alok ng 20 subscribers sa isang buwan. So 20 times 1,000, that's 20,000. So yung ganun po, no? Kaya dito po unti-unting lumalaki yung inyong kita. Now, ang kagandahan po nito, yung kinita nyo, pwede nyong idagdag sa trading para lumaki yung trading capital. Or pwede namang withdrawin nyo. It's up to you. Kung kalahati, withdrawin. Kaya kalahati, idagdag sa pang-trading. Di po ba? Kasi ang objective po natin dito, dumami yung capital mo sa trading para lumaki yung kita mo sa araw-araw sa trading. Which is, hindi naman po natin kayang ipunin na lang ng ipunin na galing sa sweldo natin yung pang-capital sa trading. Kasi syempre, marami tayong mga pinagkakagastan din sa araw-araw. Di po ba? Kaya dapat, yung pagmamarket o yung pag-share ninyo ng subscription sa mga kakilala natin, yan po ang perfect na pwede nating kuhanin na gawing extra income bukod sa trading profit. Na po. So, as of now, ito lang po muna yung i-discuss ko, V1, V2, V3, kasi yung pong V4, V5, V6, medyo malayo pa po yan. Ano? So, hindi ko po muna i-discuss yan. Didi-discuss po yan doon sa mga nag-subscribe na. Meron po tayong separate training para dyan. Ano po? Okay. So, ito po yung example ng mga kinikita ng mga nag-V3, V4, V5, etc. No? Kung titignan ninyo dito, October 10, 2021, ang kinita niya $594, $1,000, $1,200, $1,600, $1,400, $1,300. So, araw-araw,
hindi mo ba ng $1,000? Ibig sabihin, hindi mo ba ng 50,000 isang araw? Hindi po ito kita sa trading. Kita po ito sa pag-aalok o pagbubuo ng community of subscribers. So, kaya napakaganda po. Ang rank po nito ay V5. Yung may-ari po ng screenshot na account na to, V5 na po ito. No, ganyan po kalaki ang kinikita niyan. Na po. So, kung titignan niyo, nag-umpisa siya, oh, April 2021. Ang kinikita niya, 0.0, $90, 0.91 cents, 10 cents. Bariya-bariya lang din nag-umpisa. Kaya yung mga bagong V1 po dito sa team natin, napapansin niyo, di ba? Ganito rin yung kita mo, di ba? 0.05, 0.10. Talagang ganyan, lahat po tayo dumadaan dyan. Hanggang sa tumaas po yung ating rank, ay darating po tayo sa ganitong kita pag nasa kanan. Ano po? So, kailangan lang gawin siya ng consistent at ma-promote ng tama. Hindi naman po ito instant money na rich quick scheme. Ano po? Pinagkatrabahuhan po ito. Ayan. So, meron tayo ditong summary na according to our rank, magkano po ba ang kinikita more or less kapag tayo ay napopromote. So, kapag B2 daw, more or less, sa isang araw, nagte $20 per day. Kapag B3, minimum $50 per day. Kapag B4, minimum $300 per day. Average po ito, ah, hindi ito fixed. Ano? Pwedeng 350, minsan 280, paiba-iba po yan. Pero ito po kasi based sa survey ng mga nauna o ng mga pioneers. No? Na kung titignan natin, ito yung rank nila. Kasi sinurvey nila yan, yung mga taga Malaysia, taga Indonesia, India. Marami na po kasing matataas ang ranks doon. So, syempre, tinignan nila yung ano bang average ng kinikita ng actual ng B4. Ito po yun. Sa B5, $2,000 pataas every day. Kapag B6, hindi po bumababa ng $5,000 per day. So, hindi po ito yung kita sa trading. Ha? Kita po ito doon sa pag nakabuild ka ng subscribers mo. Yan. Okay, so kailangan mong mag-market, mag-allok ng subscription kung gusto mong kitain to. Ano po? So iba pa yung kinikita doon mismo sa trading. Paliwanag po yun, ha. Okay. So like example, no? Ito po yun, for example. Ito pong isa ay screenshot ng account ng isang V6. Ano po? So titignan niyo ang inalokan niya ay ito po. 18 tsaka 10. So, total po niyan, 28. Isabihin, nag-share siya ng robot niya ng subscription sa 28 katao. Yung 18, nag-activate. Yung 10, gumawala ng account pero hindi nag-activate or hindi nag-gumamit, hindi nag-subscribe. But, kung titignan po natin, yung 18, eventually, naging 16,000 na robot. Naging 16,000 subscribers. So itong 20,000 naman na to, ito yung mga nag-iipon pa lang, siguro nag-iipon pa lang to ng pang-subscribe nila, 'di ba? O kaya nag-iisip pa, 'di ba? Ang importante po dito, meron na siyang 16,000 subscribers o nag-subscribe sa kanya. So ano bang nangyari diyan sa 16,000 subscribers niya? Ito na po ang kinikita niya, no? Ayan, no? So kung titignan niyo, October 16, $12,000. October 15, $11,000. October 14, $12,000. October 13, $11,000. October 12, $11,000. October 11, $11,000. So, araw-araw, hindi bumababa ng 500,000 pesos ang kinikita niya. Hindi po ito sa trading. Galing po ito sa mga porsyento doon sa 16,000 subscribers under his community. So, in short, ganito po kaganda ang kikitain mo kasi ang dami mo ng subscribers, eh. Di ba? May porsyento po kayo doon bawat trade ng robot nila. Ang kagandahan po nito, hindi po ito katulad ng ibang networking na nag-join ka, magbebenta ka ng kape, sabon, shampoo, etc. na kapag na-demotivate na yung mga tao mo, mga direct seller mo, taga-benta mo, mga downline mo, wala ka na rin kita kasi na-demotivate yung mga downline mo, eh. Di ba? Palagi mo na lang silang imomotivate, di ba? Iti-training, etc. para ma-motivate, para magbenta, para kumilos, di ba? So, kasi ang tao, ang downline mo, tao. Yung minsan,
biglang lumipat sa ibang kumpanya, di wala ka na, sayang na yung pinaghirapan mo, na wala na, di ba? Unlike ito, once na meron ka ng subscribers, ang tao mo dito, hindi naman yung taong nag-subscribe. Ang nag-generate ng income dito, yung robot. So kahit anong ginagawa ng may-ari ng nag-subscribe na robot, walang kinalaman sa income mo. Kasi ang kumikilos para mag-trade, yung robot na hindi naman lilipat ng ibang kumpanya yan, hindi naman magbebenta ng ibang bagay yan, di ba? Kasi robot yan eh, designed yan or naka-configure yan na mag-profit. So ibig sabihin, hindi tao ang nag-ooperate. Kaya mas stable yung kita kasi robot nga eh, di ba? Kung titignan po natin sa mga manufacturing companies, sino bang gumagawa ng mga sa pabrika, sino bang gumagawa doon? Di ba tao? Pero in effect, yung tao, hindi naman talaga siya, no? Robot or yung parang meron kang mga conveyor, di ba? Yun yung parang nakaka-produce ng libu-libong, let's say, delata, di ba? Corn beef, etc. Paano nakaka-manufacture yan ng 1,000 corn beef isang buwan? Hindi kayang gawin ng tao yun. Di ba robot din, no? Yung machine. So ito, parang ganun, no? Meron kang 16,000 robots na nagtitrade under your community. Kaya ang income consistent. So isang hirap ka lang, hindi na mawawala. Unlike sa ibang networking, mag-join ka, di ba? Kasi networking, maganda naman talagang business yan. Marami lang talagang misconception. Pero ang nagiging disadvantage kasi dyan is yung mga nagsikap, nagsipag para makabuild ng malaking organization, eh biglang nangihinaan ang loob yung mga downline, lumipat na sa ibang kumpanya. So yung pinaghirapan mo, nawawala. So ulit ka na naman, paulit-ulit na lang, di ba? Kumbaga tumatanda na, pero paulit-ulit lang, back to zero na naman, mag-build ka na naman, mag-join ka na naman sa ibang kumpanya, di ba? Hindi pa nangakasawa yun. So at least ito, hindi na po mangyayari yun kasi robot po ang inyong mga kumikilos na nagtitrade, hindi po tao, no? So yan po ang isang benefit na napakaganda rito. Okay, so total po ng kinita niya dito ay $779,000, di ba? Kung sa mga nagki-crypto, alam niyo yung USDT, di ba? So total in peso, 38 million kinita niya. Hindi po yan sa trading, ha? Yung sa 16,000 subscribers niya, yung porsyentong nakukuha niya sa araw-araw na bagong subscriber, sa sales ng subscription, at saka yung mga trading percentage niya. Bukod pa sa sarili niyang perang tinitrade. So ganyan po kaganda yan. Ano? Okay. So makikita niyo rito, meron din po ditong kapag ito kasi V6 na po ito, no? V6. Kaya napakalaki ng nakukuhang komisyon. So meron ka makikita rito na every first day of the month, may malaki silang nakukuhang sales commission. Ano? Hindi po ito double your money scam. Hindi po. Sales commission yan. Sales commission bonus. Sa 200 countries, may bagong subscribers, di po ba? May mga bagong nagka-subscribe. Yun pong 5% nung kinita dun sa sales ng company, paghahati-hatian ng lahat ng V6. So yan po yung share ng isang sales commission ng isang V6. Paiba-iba po yan kasi ang sales naman ng company sa isang buwan, paiba-iba rin eh, di ba? So pero bukod dyan, bukod sa kinikita nila sa araw-araw, meron pa silang bonus na ganyan. Sales bonus po yan. Ano? Yan. Kapag V6 ka na. So magkano po yan in peso? Hindi po peso yan. $65,475. So more or less nasa 3.5 million pesos yan. Sales commission niya yan, no? Bonus, sales bonus. So hindi po yan yung scam na parang too good to be true, hindi po. Yung benta ng subscription sa buong mundo na 200 countries, yung 5% nun ay paghahati-hatian ng lahat ng B6. So kaya pagsikapan po nating maging B6, no? Tumaas yung rank natin. Okay. So dito sabi nga nung nag-B6, I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life, sabi niya. Ayan. So ito po yung mga Malaysian, Indonesian, kasi doon po ang maraming B6. I think mga more or less nasa 22 pa lang ang B6 sa buong mundo. No? So
pagsikapan po natin yan, I think dito sa Pilipinas, wala pa po, no? Wala pa pong B6 na nakaka-achieve. Yan. At marami pa pong hindi nakakaalam nito. Okay, so ito po yung summary para po dun sa interested. Ano po? So, ang kailangan nyo po ay para makapag-subscribe kayo, $120. Advance deposit para sa gas fee, $20. Suggested initial trading capital. Ito yung ipapatrade mo sa robot. Kasi itong 120, activated na yung robot mo. 1 year subscription na yan. You know? Ito naman yung gas fee. Every time na nagpa-profit, dito kumukuha ng gas fee o yung parang transaction fee. Yan po yan. Centavos po nagbabawas dyan. Ito naman yung ipapatrade mo sa robot. Ito naman yung transfer fee. Kasi yung pera or yung capital mo or yung USDT mo, ipapasok po kasi yan sa Hobby or sa Binance account mo. Siyempre, itatransfer mo yung 120 sa Royal Q account mo. Kaya may transfer fee na $1. So yan po yung all in all, $241. Yan po yung dapat nating maproduce para tayo ay makapag-umpisa. Okay. So yung iba po kasi, ay sir, medyo malaki po yung $241. Kasi ngayon po mataas po yung dollar. So more or less nasa 13,000 to 14,000 yan. Now, para makapag-umpisa ka kaagad ng account, pero mas makakamura-mura ka, ito lang po muna, pwede naman yung pong 120 lang. More or less 7K lang yan, di ba? Yan. Huwag ka muna mag-gas fee, trading capital, pwede. Ang ibig sabihin, nag-subscribe ka pa lang to follow na yung pang-trading mo. Di ba? Pang-trading mo. Para at least, nakapag-umpisa ka na ng activation ng account mo, pwede ka nang mag-alok, makinig ng training, mag-alok doon sa mga kakilala mo na gustong mag-trading using the artificial intelligence. So, yung kikitain mo rin sa pagbebenta ng subscription, yun na yung ipang gamitin mo pang trade, pang puhunan sa trading. Pero syempre, mas maganda kung kumpleto na lahat to kasi para tumatakbo na rin yung pag-trade ng account mo para kumikita ka na kaagad. Kasi kung hindi mo agad ito sasama or sasabay, syempre, hindi ka pa muna kikita sa trading kasi wala ka pang pinapatrade. Pero syempre, ang suggestion natin dito, kung talagang di natin na-produce yung buong 241, ang kagandahan po naman ay pwede ka naman mag-start muna rito. Tapos, ang gagawin mo na lang ng paraan sa susunod ay ito na lang, di ba? Ito na lang. Mas konti. Or makaka-alok ka na sa mga kaibigan mo ng subscription. Ibig sabihin, pwede ka na magbenta ng subscription. Yung kikitain mo sa subscription, yun na lang ang gamitin mo pang capital. Ganun po, di ba? At least, ang importante, naka-umpisa ka. Yun. Okay, so yan po yung summary natin. And yung pong mga medyo hindi malinaw dito or yung mga technicalities, ni-discuss po natin yan sa mga trainings ng mga subscribers natin. Weekly, meron po tayong trainings niyan. Ano po? Para mas maintindihan natin paano kinita to. And para po sa mga first timers, kung tanong po natin, paano to ma-activate yung account ko? Paano malalagyan ng 120 USDT to? Ayan po ang mag-a-assist sa inyo. Yan pong nag-introduce sa inyo. No? Sila yung mag-a-assist para kayo po ay ma-activate yung account ninyo. So, wag po kayo mag-alala na hindi nyo alam, no? So, marami po tayong mag-assist para sa inyo. Okay, so ano po ba yung gagawin natin? Hingiin nyo po yung link, no? Sign up link dun sa nag-invite sa inyo. Para dun po kayo gumawa ng free account. Kasi pwede namang free account muna eh. Pero, siyempre, hindi activated yung robot nyo. Pag once na ready na kayo na magpondo ng 120 USDT, tsaka kayo i-activate ng inyong introducer dito sa ating Royal Q. Ano po? Yan. Importante, pag nakagawa ka na ng free account, at least nakikita mo na yung loob. No, yung mga features doon, nakikita mo na, di ba, na at least yung environment, nagiging familiar ka na. Yan. So far, yun lang po muna siguro yung discuss natin para medyo hindi naman tayo gabihin. And
Open na po tayo sa ating mga questions kung meron tayong mga concerns. Yan. So maybe balik ko na po kay Coach Aris ang ating mic. So yun lang po ang aking masishare sa ngayong gabi. I hope marami tayong natutunan and see you sa next nating presentation. Ano po? Yan po. Okay. All right. Thank you so much, Coach Sherwin. Grabe sa napakagandang explanation. Updated explanation po yun, no? Yung in-explain po ngayon ni Coach. Kaya swerte po ngayon yung mga nakapakinig, no? Itong mga updates natin na binigay ngayon ni Coach, no? Palakpakan po naman natin si Coach. Bigyan naman natin ng heart reaction or palakpak, no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. At syempre, maraming salamat po kay Coach sa kanyang pagbibigay ng time kahit wala kuryente sa kanila. Eh, talagang hindi pa rin tayo tumigil. Ano? Hindi pa rin tayo napadala dun sa brown out or sa bagyo, no, na nangyari kasi tayo ang bagyo. Okay? Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Open po tayo ngayon sa mga questions. If ever po may questions kayo, you can raise your hands o kaya pwede kayong mag-type dito sa ating chat box.